Ano nga pa po? Diyos ko, sandali. Welcome muna sa ating Quizmosa! Yeah! Go! So, mabalik nga tayo. Nakakano kay mga chika lately, ah. Alam nyo ba, Jegs? Naku, Diyos ko po. Teka, bago tayo mapunta dyan sa chika mo, ano yung pinost mo sa social media? Ay, may pinost ka? Meron kang pinost! Ano sabi mo? Viral yun. Ano yan? Naku, mga ano kayo mga... Sino yan? Sabihin mo ano? Yung post ko. Oo. Ano? Oo. Ano yung post mo? Hindi! Ibang posting yan eh! Paano ba? Ulitin mo! Papantik mo yan eh! Papa, ulitin mo! Ay, oh! Maligamgam KTV! Ibang post yan! Yung pinost mo! Alin? Yung ano, yung isang influencer? Yan! Habang mini-makeupan eh, sinusubuan ng PA. Ay! Sino yan? Sino yan? Ang mga kaisulat na ito na yung sinusubuan, pati inom. Ha? Pinapainom siya? May hawak ng cellphone, mini-makeupan ka, tapos susubuan ka, tapos painumin ka ng PA mo. Nakakaloka. Sino yan? Ay, nako, syempre, hindi ito yung hinahanap ni Claudine Barreto. Ay! Na PA. Oo. Dali, iba yung hinahanap niya. Ah, iba? Yung hinahanap niya? Hindi, sekretary nga. Nakakaloka, diba? Basta loko na loka. Bakit? Ang dami nagtatag sa akin, ako daw yun. Na? Yung sinusubuan. Sabi ko, unang-una, wala akong PA. Kaya paano magiging ako yun? Papa, bigyan mo kami ng clue naman. Ay, nako, syempre, pag uminom ka ng tubig, maririnig mo yan. Ay! Clue. Ibang clue yan! Iba! Ibang kala ko nabang kala! At saka nakakato! Nag-isip ako! Clue! Ibang clue yan eh! Akala! Nag-isip na ako eh! Ang hirap hulaan niya! Ay! Diyos ko! Ito, hindi mahirap hulaan ito dahil alam mo, Diyos ko! Grabe! Ikaw na! Gerald Anderson! Imagine mo, lahat ng mga naging girlfriends mo tsaka yung current mo, ay, Diyos ko! Naging Ram Calendar Girl. Diba? Sexy! Pagkita natin yan kay Bea Alonso. Kay Julia Barreto. Yes. Tapos, sino may yung huli? Kim. Si Kim. Kim Chu. Si Kim Chu. Di ba mga nagdaan kay Gerald yan? Oo. Sa buhay niya. Kaya ako, Papa, gusto ko na magpa-sexy talaga. Kaya nag-e-exercise na ako paggabi. Kasi dream ko maging calendar girl. Ay, mga papayat. Pwede. Kapapayat. Bakit naman? Bakit hindi siya papayat? Nag-e-exercise siya. Sa gabi, nag-e-exercise? Bakit hindi? Walang oras ang exercise. Dahil nakalagay yan sa kasulatan. Ay, may kasulatan. Basan. Sabi dito. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Umaga! Tuwing umaga. Ay, inulit-ulit pa! Kaya hindi ka pumapayat. Di sige, kung pag umaga, Zumba na lang ako. Zumba sa umaga! Ay, pwede! Hindi! Bakit? Gawin mo to tuwing December. Tama, mag-December. Lahat all year round ng Zumba! Yung Zumba, gawin mo December. So, December. Bakit? December lang? Zumbang gabi! Ikaw talaga! Masyado kang palabiro! Alam mo, eto na nga yung kay Gerald Anderson. Ang daming mahanga sa kanya kasi mga naging shampoo girl din to. Shampoo endorsement. Parang common din namin nito mo, nila, no? Alam mo, pag ganyan, ayoko na lang. Hindi ko naman kasi type talaga si Gerald din. Wow! Pon! Ang ganda mo rin! Di mo ta! Ang ganda mo rin eh! Gerald Anderson yun, sadali. Ha? Ay! Gerald Anderson! Uy, nabibili ba ko sa'yo ito, ha? Nahawakan mo siya doon. Bakit? Wala siyang leeg. Paano ba nagagawa? Magic yun, ha? Ito, ha? May sebo. Ay, Gerald Anderson naman yun, ha? Ay, hindi! Napolis! Gerald Napolis. Ayoko, kamukha mo yun, eh. At least, alam mo, di ka type ni Tonto. Ay, ano ba yan? Busy tayo. Andun silang apat na players sa review center. Nag-review. Naku, mahulaan na kaya nila kung ano yung mga itatanong natin sa kanila. Nandyan din ang sagot. Ito na ang ating four players. Halika na! Quiz Mesa na! Okay, and ako, let's all welcome ang Mr. Grand International Philippines 2024. Jake Lawrence Coronado.
Mark Joseph Makalintan. Aljay Dado. At si John Denmark Tumilde. Magwapo. Oo, lahat pa kayo single. Trulalu. Trulalu, oo. Pero kayo may mga ano, may mga nililigawan kayo o meron kayong pinapantasyang mga artistang babae? Ay, labu. Sino? Ako, wala. Wala? Wala. Ang lilinis nyo. Sino yung crush nyo? Si, na showbiz girl. Si Bini Joanna. Crush ko po yan. Bini ay, Joanna. Yes. Sa, ayaw mo kay Bini da po. Ayaw niya. Kay, ano, kay Bini Oji. Bini Oji, yes! Ano ba? Ayan. Ikaw naman, Aljay, sinong crush mo? Catriona Gray po. Oo, oh, Catriona Gray. Si Den. Ako kay Andrea pa rin ako. Andrea Brillantes. Andrea Brillantes. Ah, gusto mo yung mga petit. Si Jake. Si ano po, Bini Aya. Bini Aya. Puro mga Bini. Mga Bini. Mahilig sa... Ikaw, Jex. Bini nga, diba? Bini ka rin? Pero nag-ahit ako ngayon, ha? Binibigote! Binibigote nga siya. Ahit ako ngayon, ha? Ton, sinong crush mo sa kanila? Yan. Yan na naman tayo. Yan na naman! Bakit? Sa pagbabae ba? Guess niya, tanong kita kung sinong crush mo. Hindi, pero... Quiet ka lang, pero dalawa sa kanila. Grabe ka! Masiba ka talaga! Sa dalawa ka! Sino nga? Si MJ at saka si ano... Si Den. Pero kayo ba nangangarap na isang araw eh mag-artista rin kayo, gano'n? Ikaw, Jake, gusto mag-artista? Siyempre po, yun po talaga yung pangarap ko, pag-artista. Ah, talaga? Oh, so, ginagawa niyong stepping stone itong pagsali-sali sa pageant? Yes po, yes. Oh, para ikaw, sa akin, gano'n po. MJ, ikaw gano'n nga? Yes, gano'n din po. Stepping stone. Oh, alam mo si MJ nag-meet na kami. Ayan, saan na naman? Hoy, naman! Saan? Mama, di ba? Sa kayo nag-meet! Sa kayo nag-meet! Yung mga ugali, di ba? Oo. Binibigyan agad nila ng Malaysia. Nagkita kaya kami sa church. Church? Wow, church! Hindi, kaibigan ko yung tatay niya, si Dennis Coronel. Si Den din. Nag-meet na kami, di ba? Ayan na! Grabe talaga! Teka! Alam mo nga, mamangusga kayo. Lilinawin ko lang ha, yung mga bet ko, bet mo rin. Hati naman kayo. Sandali na, mamapangusga kayo. Sandali. Den, at saan tayo nagkita? Sa gym. Huh? Oy, nag-gym ka? Nag-gym ka? Nag-gym! Naku, linawin mo nga. Tignan mo na may misinterpret nila, oh. Sa gym, sa Anytime Fitness. Ah, talaga? Oh. Diba? Naging coach ko siya. Wow. Ah, talaga? Coach! Tapos, hindi na nagtuloy-tuloy. Inconsistent kasi ko sa gym. Naging nakin siya. Oo. Eh, pero ano, friends lang kami ha. Wala namang mali siya yun eh. Oo naman. Promise! Oh, anyway, eto na, ayan, medyo inaano lang namin kayo ha, para hindi kayo kabahan, ha? Ngayon magkakaibigan kayo, mamaya magkakaaway kayo. Kaya good luck, players! Good luck, guys! Quiz, misa na! Gusto ko sabihin sa inyo, meron tayong 2 rounds. Ang may highest score ay mag-uwi ng 20,000 pesos. At maglalaro sa jackpot round worth 30,000 pesos. Kaya eto na ang round 1. Totoo ba? Sumagot ng Trulalu at Eklavu kung false. Okay? Pag mali ang sagot, wala na tayong steal. Ah? At this round, 1 point ang katumbas. Kaya ready na kayo. Ready. Oo, importante na ang kamay sa tenga ang siyang ipapalo sa buzzer at hintayin ang salitang dali bago humampas sa buzzer. Kamay sa tenga! Ito na ang Q1! Ito na nga, lumabas na sa PEP at Philstar.com na ang It's Showtime ay hanggang December na lang daw. At papalitan na sa noontime slot ng Family Feud.
Naniniwala ba kayo? Trulalu o eklavu? Ichika muna! Dali! Yes, then. Trulalu. Trulalu is... Kirong! Hindi family feud ang na-chismis na papalit dito, kundi TikTok lak. Na station produce. Pero nagsalita na si Miss Annette Gozon at ang sinabi niya, under nego ang contract renewal ng It's Showtime sa GMA 7. At pumasok nga rito yung tape daw, yung tape ink, kung saan ito yung producer dati ng pinakamasayang tahanan na siya raw babalik. Oo, pero hindi naman daw true. Pero intayin natin, ano? Kung January 1 ay ang It's Showtime pa rin ang lalabas, hindi totoo ang chika. Okay? Pero sabi nga nila, you don't fix what is not broken. Oh. Kamay sa tenga! Ito na ang Q2! Eto, maraming taon na ang nakalipas na to. Pero naalala na naman ni JC De Vera na na-offend siya nung tinanong siya ni Alex Gonzaga kung totoo o fake yung shades niya. Trulalu o eklabu? Ichika muna! Dali! Yes, MJ. Trulalu. Trulalu is correct! Oo, bago pa lang si JC De Vera sa TV5 noon, tapos hindi pa niya ka-close si Alex. Kaya nagulat siya nung tinanong siya, parang, close ba tayo? Oo, para tanungin mo kung true or fake yung aking shades. Eh, minsan kasi may pagkataklesa talaga si Alex. Pero, kumbaga, ano niya na yun eh. Siya na yun eh. Kung tatanggapin mo siyang ganon, tanggapin mo. Kung hindi, ayan. Mababash nga si Alex. Kamay sa tenga! Ito na ang Q3. Hoy, soft launch daw ng relasyong Su Ramirez at Dominic Roque. Yung pag-post nila ng pictures together ng isang island hopping sa Boracay. Oh, naniniwala ba kayo doon? Trulalu o eklavu? Ichika muna! Dali! Yes, then. Trulalu. Trulalu is... Kirong! Buti na lang mahusay ka magturo sa gym, ano? Then, eklavu yun kasi Boracay ang binanggit ko. Sa Siargao sila nag-island hopping. Oo. Higit isang buwan na yata doon si Su Ramirez, tapos pabalik-balik si Dominic Roque. At ang yun na nga ang balita natin na kailangan nila i-confirm or i-deny, kayo na ba? Kasi yun ang huli naming nabalitaan na kayo na. Su at Dominic. Sandali, yung susunod natin. May singer na binastos. Oo, sino yan? May aktor na binantaan. At si Kim Chu. Nako! Anak pala ni Pika. Hindi, si Kim Chu. Nag-isip tuloy ako. Bakit may insecurity si Kim Chu? Nako, malalaman natin lahat yan sa pagbabalik ng Quiz Monster! And we're back! Eto na, dumako na tayo sa ating Round 2! Mamili ka! Kasi meron na tayong multiple choice dito. Isang steal lang ang pwede. Kada tamang sagot, 2 points. Kaya last round na ito, ha? Kamay sa tenga! Ito na ang Q1. Nakakaloka to kasi binantaan ni Ate V, Vilma Santos, si Aga Mulak na kung hindi tatanggapin ni Aga ang pelikulang Uninvited. Nako, ano ang gagawin ni Ate V? Is it A, may ibubunyag na sikreto? Chismosa, chismosa. B, magsosolian sila ng kandila? C, hindi na siya kakausapin?
Ichika mo na! Dali! Yes, then. B. B, magsosolian ng kandila. Magsosolian ng kandila is... correct! Yun nga yung sinabi ni Ate V. Oo, kasi nga, inaanak ni Ate V sa kasal si Aga at Sherlyn. Kaya sinabi niya, sige, magsolian tayo ng kandila. Oo. At itong uninvited, ayan o, kasama pangkatuwang niya dyan, si Chairman Gabby Lopez. Oo. Kamay sa tenga! Ito na ang Q2. Yun na nga, nagwala yung mga fans ng sikat na singer dahil ginawa raw ang kanilang idol na starlet sa billing at layout ng poster ng Mixed Music Awards. Sino yung tinutukoy na binastos na singer? Is it A, Gary Valenciano? B, Regine Velasquez? C, Cool Ledesma? Ichika mo na! Dali! Yes, Ben! B, Regine Velasquez. Regine Velasquez is correct! Eh kasi nga, nandun sa taas ng billing, yung pictures ni na Bini Joanna, Bini Maloy, si James Reed at si Fiang. Tapos nasa ilalim si Regine, dulong-dulo si Regine, para wala namang na-contribute si Regine Velasquez sa industriya ng musika. Diba? Oo, kaya sinasabi nila, this is beyond disrespectful. Nakakaloko. Pero in fairness, nag-apology naman ang digital team ng ABS-CBN. Dapat kasi, ang pinag-a-approve niyan, yung mga matatanda na sa industriya para mas alam nila. Lesson learned! At least humingi ng sorry. Kamay sa tenga! Ito na ang Q3! Sa launch ni Kim Chu bilang calendar girl ng isang RAM, sinabi nito na big move itong pagpapasexy niya kasi marami nga siyang insecurities sa katawan noon. Ang tanong, ano ang biggest insecurity ni Kim Chu dati? Is it A, puson? B, puwet? C, boobs? Chika mo na! Dali! Ay, ang taray ni Ben! C, Ben. Boobs. Ang sagot mo, boobs, is kirong! Step back din, kamay sa tenga. Dali! Yes, MJ. A, puson. A, puson is correct! Kasi nga dati, si Kim Chu na iyang ipakita yung kanyang chan kasi nga daw, pusunin siya. Pero nag-workout naman siya ng bongga. Kaya sabi nga niya, konti-konti, one step at a time. Oo. Sino na ang may highest score sa kanila, kid? At eto na nga, mamaw ang kanilang final scores, okay? Eto si Jake ay nakakuha ng bokya. Tapos si LJ din ay bokya. Samantala naman si MJ ay merong 3 points. Yan! At si Den ay merong 4 points! Congratulations, Den! Ikaw ang ating chika winner. At ngayon pa lang, meron ka ng 20,000 pesos. Yeah! Kayo naman, RJ, MJ, at Jake. Mag-uwi pa rin kayo ng 5,000 pesos sa SSSE. Kaya halika na, Den. Let's go, Den. Turuan mo na ako, eh. Hoy! Bakit? Siya naman talaga nagtuturo sa akin. May nagre-request dito. Baka daw pwede siyang makalapit kay Den. Oo naman, halika, Den. Halika. Hoy, hindi siya nahawak! Tama na tayo, halika. Up next, ang ating jackpot round kung saan pwede madagdagan ng cash mo ng 30,000 pesos SSS for a total of 50,000 pesos SSS sa pagbabalik yan ng Quiz Monster! Jackpot round!
isang tanong na lamang ito worth 30,000 pesos. Ito ay may multiple choice na. Lima ang pagpipilian mo. Kung mahihirapan ka pa rin sa lima na yan, hindi mo pa rin matukoy kung alin talaga doon, pwede kang bumili ng isa hanggang tatlo na susunggalin sa choices. Pero, ang unang dalawang tatanggalin natin ay worth 5,000. 5,000, okay. Pero yung pangatlo mo ay 10,000 na. Handa ka na ba? Handa na. Ito na ang ating jackpot question. Ipapa-auction ni Pia Wurzbach ang Miss Universe notebooks kung saan niya sinulat ang mga schedule, blocking, at questions na posibleng matanong sa Q&A. Sa isang notebook, makikita na nasulat niya ang Confidently Beautiful with a Heart. Gaano katagal bago ang finals night? Is it A, 1 week before final night? B, 5 days before finals? C, 4 days before finals? D, 2 days before finals? E, on the finals night mismo? Meron ka na bang sagot? O magsusunggal tayo ng isa? Magsusunggal ako. Magsusunggal ka. 5,000 yon. So 25,000 na lang ang natitira. Kaya, sunggalin na! Tanggal na ang letter A. Meron ka na bang sagot? Magsusunggal pa ako ng isa. Magsusunggal pa ng isa! Sunggalin na! 20,000 na lang ang natitira sa iyo. Tinanggal natin ang letter C. Sagot na ako. Ano ang iyong sagot? Letter D, 2 days before finals. D, 2 days before finals. Sigurado ka na ba? Sigurado na. Jex, Jexton, nanonood ba kayo noon? Oo, nung Miss Universe 2015, yes. Hindi ko lang matandaan eh. Salamat ha, ang ako, tulong. Ang ako, tingin ko yung 1 week before, eh tinanggal, so mali ako. Ayun na. Tandaan mo ha, kung mali ang sagot mo, 20,000 lang ang maiuwi mo. Kung tama naman, 40,000 na ang maiuwi mo. Push natin. Sigurado ka na? Ano ang iyong final answer? D, 2 days before finals. Kung sigurado ka na, push mo na yan! Ay! Ay! Tama kaya si Den? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Quiz Mosa! Ayan, bago natin malaman kung tama ang sagot ni Den. Aba, pag-usapan muna natin itong MEMA. Eto na nga. I want a longer conversation with them. Yan ang hiling ni Dennis Padilla para sa kanyang mga anak sa kwentuhan nila ni Julius Babaw online. Ayon pa sa kanya, 4 years na raw yung huling usap nila ng isa sa mga anak niya na si Julia Barreto. Aba, nakakaloka, no? Nakakasad, hindi ba? Ang issue, dapat bang ipaalam ng mga anak sa kanilang magulang kung anong dahilan nila sa pagtrato ng hindi maganda sa kanilang magulang? Quizmates, ano ang opinion ng mga kapitbahay natin dito? Yes, Papa, ito yung friend ko, si Chini. Chini, ano masasabi mo sa issue natin na yan? Para sa akin, hindi maiwasan magkaroon ng sama ng loob ang magulang at anak. Oh. Ang opinion ko lang, mag-isip, palipasin natin yung ilang araw at makapag-isip tayo para maliwanagan tayo at kausapin rin natin magulang natin kung ang dahilan bakit sila nagagalit sa atin. Thank you very much, Chini. Kayo dyan, Jegs!
Siyempre, may masasabi dyan ng ating kapitbahay na si Benji. Anong masasabi mo dyan? Ako, masasabi ko lang, ganito. Kailangan pansin natin ang magulang natin ora mismo. Kailan natin siya papansinin pag wala na sila? Tama siya. Ah. Maging kakamali ng magulang-magulang natin yun. Wala tayo sa mundo kung wala sila. Ah. Ay ako? Ang tagal ko nandi kinakausap ang mama ko eh. Ay ba? Magkaaway kayo? Tagal ko na siyang hindi kinakausap. Bakit? Magkaaway nga kayo? Eh, namaalam na siya eh. Paano ko kakausapin? Eh, dyan, kid! Hindi, parang ako naman, para naman sa akin. Kasi, parang karamihan naman sa atin, parang laging may nakakatampuhan. Hindi lang naman tatay, pati nanay, kapatid, di ba? Lahat yan. So, very ano yun, natural sa pamilya, di ba? Sabi nga nila, pag hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nag-grow as family. Tama. So, kailangan dapat pinag-uusapan yan, di ba? Huwag yung pangit naman yung magtatanim ka ng sobrang tagal, taon, di ba? Kasi naranasan namin yan. So, maganda pag-usapan yan habang maliit pa. Kesa dined ba natin, lalaki yan, di ba? Yes. Yun ang para sa akin. Kailangan mapag-usapan as pamilya. Yan. Kaya naman, maraming salamat sa mga opinion nyo, ha? Dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan! Mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng Quiz Mosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, back to you, Mamogs. Ang ganda naman ng opinion ni Kid, no? Parang mas masustansya yung opinion ni Kid kesa dun sa dalawa. Hindi naman, hindi naman. Well, ang aking quiz moto o natutunan sa isyung ito, una, hanggang ngayon nga ay talaga sa totoo lang ha, naihiwagaan pa rin ako kung ano talaga ang dahilan ng mga anak ni Marjorie kung bakit hindi nila kinikita ang kanilang amang si Dennis Padilla. Hindi rin naman malinaw sa atin kung ano yun. Ano? Kahit nga si Dennis, gusto niyang malaman kung ano ang kasalanan niya para maihingi raw niya ng sorry. Kaso nga, panay na lang ang hirit ni Dennis sa SOCMED na sana pagbigyan siyang makausap ang mga anak niya. Pero wala pa rin response. Kung ang hinihintay lamang nila ay ang right timing, naku, kailan pa? Hindi naman na bumabata si Dennis. Nangungulila siya sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Kung nakaka-relate kayo dito ha, sa kwentong ito, aba, kausapin nyo na ang parents nyo. Pangit naman kung kailan na maalam na ang parents nyo, dun kayo mag-iiyak, hihingi ng sorry. Hindi na niya makikita ang pag-iyak ninyo, hindi ba? Hindi na niya maririnig ang pag-sorry mo. Gawin nyo na yon bago kayo maging magulang someday. Dumako na tayo ngayon sa ating jackpot round. Then, ang iyong sagot ay 2 days before finals. Nung sinulat yun, ni Pia Words ba? 20,000 plus kaya ito additional or zero? Ang sagot mong 2 days before finals then is 'yung kamay niya kasi nire-relax ko nga siya. Ang sagot mong 2 days before finals is correct! ₱20,000! Eto na nga ang katotohanan dyan. Ang auction ay para sa Love Gala, charity event ng Love Yourself Inc., isang organization na nagpo-promote ng free HIV testing, counseling, and treatment. Yung mga notebook niya ay naglalaman naman ng mga pageant joining niya. Tatlo yung notebook kasi 3 times siya nag-try pumasok sa Miss U. Oo. At sayo nga ni Pia, I think nandoon din yung confidently beautiful with a heart. Nasulat ko rin yan doon, sabi ni Pia. Kasi I wrote that, I think 2 nights before final night. Kaya, congratulations din! Nanalo ka ng 40,000 pesos SSS! Bukas naman, Sex Bomb Girls ang maglalaro. Halika na kayo rito! Quizmates, MJ, Jake at Al J. Meron ba kayong mga paimbita, mga anak?
Hello guys, my name is MJ Makalintal. Please support me sa Manhot Star representing Philippines po sa December 6 na po sa Thailand. Sana po, supportahan niyo po ako. Oo na. Oo, naku, gusto pagdasal natin yan ha. Congratulations, Jenna, 40,000. Anong gagawin congrats mo sa 40K? Ipabangko ko na agad-agad. Yeah! Ipabangko na, ayan. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng nanood. Aba, magkita-kita tayo uli tomorrow. Dito lamang po sa Quiz Masa! And you know, congrats! Salamat! Quiz Abado! Vision, Mabel Aesthetics, thank you very much! Ideal Vision!